Day, mga kapisda. Dito na naman kami sa Face Kids. Ang gagawin namin ngayon, tatanggal kami ng mga shield doon sa lambat namin. Kasi maraming mga nakakapit na shield. So, kailangan matanggal para hindi bumigat. So, bago muna ang lahat, out muna kami, shout out. Shout out ko yung pamilya ko doon sa Siboyan Romblon, sa Yap family, tsaka sa mga Rocco family, pati na rin sa Mabunga family, sa Royo family, sa Relox family. Amusta na kayo dyan, mga kababayan? Dito kami ngayon sa Leyte. Busy kami dito sa aming Fish Kids. Medyo, hindi lang medyo, matagal. Matagal na talagang hindi nakakauwi. Hayaan nyo pag may time kami. Magbabakasyon din dyan. So, yun lang mga kabisda. Papakita ko kung paano ngayon magtanggal ng mga tinatawag na sisi. O kaya yung mga shield na kumakapit doon sa lambat namin. Ayan mga kapisda. Si David at saka si Gulayat. Tatanggal ng mga shield sa lambat. Ayun oh, nakikita nyo yung maputi. Ayan, kailangan kasing matanggal yan para at least hindi naman bumigat yung lambat. Tsaka malinis na rin. Kailangan tanggalin bago ikabit. Bago lagyan ng fingerlings. So, kailangan malinis na. Ayan. Ang gumagamit sila ng pliers. Para hindi masira yung yung cord ng lambat. Sinulid ba yan? Kasi mahirap tanggalin yan. Kung pukpukin mo, napuputol yung mga sinulid. So, kailangan pliers lang iniipit para hindi ma-damage yung lambat. Ayan. Oh, tingnan yung mga kapis daw. Yung namumuti. Kasi doon sa kabilang pwesto ko, ito, kung nakikita nyo, yun, doon sa kabila, yun, yung kids namin doon sa kabila, pag doon yan, ikinakabit namin yung lambat na yan, madaling kapitan ng mga shield, tsaka ang hirap pa hilahin pag nag-harvest dahil ang bigat-bigat na. So, kailangan 2 months or 3 months ma-change net. Kaya, patrabaho. Dito sa pispin ko, hindi masyadong marami yung tumutubo na shield. Kaya kung konti lang yung fingerlings namin, dito lang muna kami naglo-load. Pero kung marami na, lalo na, tapos na yung fish pond namin, nantay na lang na malagyan kasi kailangan pang lasunin. Siguro marami na kaming fingerlings nun kaya lahat ng kids namin dito puno na ito. Yan lang mga kapisda, kita nyo na kung paano at bakit kailangan tanggalin yung mga shield.
Ang ganda ng panahon kanina, mga kapisda. Bigla lang umulan ng malakas. So, nakita nyo na, mga kapisda, kung paano linisin yung lambak. Dito ko na lang tinatapos yung vlog ko, mga kapisda. Sana huwag nyong kalimutang mag-like, comments, at saka mag-subscribe na rin sa aming channel.